Natin ang iba't ibang mga bisita na nakadalo at sa ating mga magiging benepisyaryo dito sa ating pagbigay ng tulong. Ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon po lamang ay nagpunta ako sa Zamboanga City upang personal na mag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng tagtuyot. Sa araw na ito, hindi lang Sultan Kudarat ang ating bibisitahin. Pupunta rin tayo, babalik ako sa Gensan at ganun din ay bibigyan natin ng tulong ng ating mga kasamahan, lalo na yung mga magsasaka, mga fisher folk, na talagang ay nahihirapan dahil itong pinagdadaanan natin, ang nararanasan natin na tagtuyot na dala ng El Nino. May nakapagsabi sa akin na kung nandito ka sa Sultan Kudarat, parang namasyal ka na rin sa Ilocos Norte. Kasi maraming taga rito, Ilocano, dito yung Sultan Kudarat. Ngayon baga, bigat yung abo, kailan. Nanawagan ako nung halalan ng pagkakaisa o aming tinawag na unity bilang susi sa ating pagsulong at ating pag-unlad. Alam ko na hindi ito lamang ito teorya, hindi lamang ito campaign slogan, kung hindi ito talaga ang nagiging solusyon sa para natin matugunan ang mga suliranin na hinaharap ng Pilipinas. Sapagkat dito sa Sultan Kudarat, napatunayan natin na ang magandang na idudulot ng pagkakaisa ng lahat ng mga mamamayan. Kayo ang buhay na prueba na pwedeng mamuhay ng matiwasay ang mga mamamayang iba't iba ng relihiyon o sari-sari ang relihiyong pinagmulan. Ang resulta nito ay hindi lang mapayapang lipunan, ngunit isang maunlad na ekonomiya, isang asensadong Sultan Kudarat na payapa at progresibo. Subalit, meron tayong isang matinding kalabang kinakaharap ngayon, ang El Nino. Dito kailangan ating mas pinahinting ang pagkakaisa upang tayo ay manaig at magtagumpay. Kaya ito ang pakay ko ngayon dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po ang pamahalaan upang sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang mga unos at pagsubok ng ating nararanasan. Batid po namin hindi lamang ang mga sakahan at palaisdaan ang lubos na nasa salanta na matinding tagtuyot, kung hindi pati na rin ang buhay ng ating mga kababayan na umaasa sa mga ito. Kaya naman po, pangungunahan natin ang pamamahagi sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, sa kanilang pamilya ng presidential assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat beneficiaryo. Alam nyo po, dahil marami po tayong programa sa DSWD, meron tayong programa sa Department of Agriculture, meron tayong mga programa, yung tupad naman sa DOLE, upang tumulong. Ngunit, nakita ko, pag umiikot ako sa buong Pilipinas, sabi ko, baka meron pa rin tayong maidagdag doon sa mga ibinibigay ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya ang aming ginawa ay sinabi ko, meron tayong makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan. Kaya sabi ko, dalhin natin ito sa taong bayan. Puntahan natin ang mga lugar na talagang nahirapan at sabihin natin, tuloy-tuloy lahat ng programa ng pamahalaan. Ngunit,
siguro kailangan din ay babigyan din dahil tumulong din ang Office of the President. Kaya po nandito pa kami ngayon para magbigay ng tulong na nanggaling sa mismong opisina ng inyong Pangulo. Bukod pa ito sa tulong na ipapamahagi ng DA na 5,000 pisong ayuda para sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEF. Ito, Rice Farmers Financial Assistance. Hindi lamang cash assistance, may binhi, fertilizer, pumping equipment, iba pang makinarya. Sa tulong naman ng DSWD, mamamahagi tayo ng 10,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individual Crisis Situation Program o AICS. Patuloy din tayo mamamahagi ng food pack para sa mga nasalanta ng malawakang tagtuyot. Nandito rin ang iba pang mga ahensya tulad ng DOLE na mamamahagi ng humigit kumulang na 4,000 piso ayuda para sa 583 na benepisyaryo sa ilalim ng tulong paghanap buhay sa ating disadvantage o ang tinatawag na TUPAD program. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng grant certificate na may kabuong halaga ng 940,000 pesos, halos isang milyon para sa tatlong samahan ng magsasaka. At test na, mamamahagi naman ng 21 livelihood toolkits at allowance para sa kanilang mga scholar. Mamamahagi rin. Kaya nang nabanggit ng ating butihing gobernador, mamamahagi rin ang ating House Speaker na 5 kilong bigas para sa mga naririto ngayon. Ang pagbisita namin ngayon ay upang damayan kayo na ngayong panahon ng krisis na matiyak na makakarating ang ayuda at serbisyo ng pamahalaan sa inyo na tunay nagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. Lubos ang aking paghanga sa patuloy ninyong pagtiyaga upang matupad ang inyong mga hangarin at maging susi sa tuluyang pagbabago ng ating lipunan. Naway, gamitin natin ninyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagbangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaisdaan. Kung sama-sama tayo magtutulungan sa pagtutupad ng isang bagong Pilipinas, naniniwala ako na sabay-sabay din tayong makakarating sa isang mas maliwanag, mas masagana, at mas maginhawang kinabukasan para sa ating lahat, para sa mga sumusunod sa atin, ang ating mga anak, ang ating mga opo, apo, kung para kanino ginagawa natin ito lahat. Kaya po, asahan po ninyo na kami po, hindi lang po ito minsanan po na pagbigay ng tulong. Patuloy po ito. Ito isang bahagi lamang ng malawakang programa upang tiyakin na ang mga nasalanta, ang mga naging biktima, ang mga nahihirapan dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ay patuloy na nasusuportahan. Andito po, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan, ang pamahalaan ninyo mula sa local government official, mula sa ating mga legislator, sa Congress natin, mula sa Office of the President ay patuloy ang aming pagtingin at pagmonitor sa inyong kalagayan nang matiyak natin na wala namang mahihirapang masyado at kung sino man ang nangangailangan ay nandito po kami natutulong para sa inyo. Andito po ang inyong pamahalaan.